36% o tatlo sa bawat 10 Pilipino ang nagsabing bigo si Pangulong Aquino sa pangako niyang tuwid na daan. Base yan sa pinakabagong survey ng Pulse Asia na isinagawa sa kasagsagan ng kontrobersya laban kay PNP Chief Alan Purisima. 29% ang nagsabing natupad ng Pangulo ang pangako. 34% naman ang undecided. My report, si Teresa Andrada. Mas nakararaming Pilipino ang naniniwalang napako ang pangakong tuwid na daan ni Pangulong Noynoy Aquino. Sa pinakahuling survey kasi ng Pulse Asia, 36% o tatlo sa bawat 10 Pilipino ang nagsabi nito. 29% lamang ang naniniwalang natupad naman niya ang pangakong tuwid na daan, habang 34% ang undecided. Sa panahong isinagawa ang survey noong September 8 to 15 sa 1,200 respondents, mainit na ang panawagang pagbibitiw ni PNP Director General Alan Purisima. Makailang beses dinepensahan ng Pangulo si Purisima at sinabing nananatili ang tiwala niya dito. Natanong tuloy ang Malacanang kung nakaapekto sa administrasyon ang aksyong ito ng Pangulo. Coming from the heels of the recent controversies, the recent difficulties that the administration is experiencing, syempre snapshot yan kung ano yung napapanahon na environment o yung, ano yung environmental landscape nung kinuha ang survey, magkakaroon ng impact yun doon sa response ng mga tao. Sabi pa ng palasyo, ngayon pa lang naman daw nagkaroon ng survey ukol sa tuwid na daan ng Pangulo, kaya mahirap magkumpara. It will be difficult for us to contextualize. Why is it difficult for us to contextualize? Primarily because since this is the first, we don't know kung ano yung sentimento ng ating taong bayan prior to this survey. Pero tingin ng political analyst na si Ramon Casiple, napako ang maraming mga ipinangako ng Pangulo mula nang ikampanya ang tuwid na daan noong 2010. Napahuli mo, hindi mo na nakonvict. Nagkaroon ka ng pistox, hindi naman nagkaroon ng katapusan pa. Infrastructure-wise, halos zero. Bakit yung mga taga-administrasyon na lumitaw yung mga pangalan sa, halimbawa, sa Napolis, ano, maraming pangalan lumitaw dyan na taga-administrasyon, hindi nakasuhan. At ngayong halos 2 taon na lang ang nalalabi sa Administrasyong Aquino, parang di pa rin malinaw kung saan talaga ito patutungo. Kaya naman importante raw na gumawa ng mabibigat na desisyon ng Pangulo kung gusto nitong mag-iwan ng legacy sa publiko sa 2016. Mag-focus na siya sa legacy building. Yung mga magnet, sa criticism at non-performing cabinet members in terms ng kanilang mandato, alisin niya na yon. Kasi ito yung nagbibigay ng masama na judgment doon sa tuwid na daan niya. Importante rin daw na hands-on na ang Pangulo sa mga problemang direkta na sa sikmura ang tama. Gaya na lang sa problema ng pagbaha, traffic at MRT. Teresa Andrada, GMA News.